siya! Nako, ikaw na bata ka! Ang sabi ng mami mo ay huwag ka munang pumunta sa bakahan ngayong araw! Iyon ang sigaw ni Nanay Magring mula sa likodan ng tumatakbong si Tasha. Sabado naman po ngayon, Nanay Magring. Pakisabi na lang kay Mami na tutulong ako sa bakahan ngayon. Pabalik na sigaw niya habang hindi pa rin tumitigil sa pagtakbo. Muli niyang nilingon si Nanay Magring at napangisi siya nang makitang napakamot na lamang sa ulo ang babae dahil sa katigasan ng kaniyang ulo. Pero natigil din kagad siya sa pagngisi nang bigla siyang madapa sa putikan. Nakakainis naman oh! Palatak niya at parang batang ipinadyak ang mga paa. Umulan kasi kagabi, kaya ang daan patungo sa dairy farm nila ay medyo maputik. Bakit ba ang tanga-tanga mo? Sermon niya sa sarili. Alam mo nang ang madulas ang daan, palingon-lingon ka pa talaga. Hais! Naiiritang inalis niya ang dumi sa tuhod at mga braso niya. Hindi bali na, maliligo naman sila ni Bruce mamaya. Ang totoo ay hindi naman talaga pagtulong sa bakahan ang sadya niya ngayong araw. Gusto niya lang kulitin si Bruce, ang pinakamamahal niyang best friend, at yayain itong maligo sa ilog na may kalayuan sa bakahan. Sabado ngayon at ito ang unang linggo ng kanilang bakasyon. Kakagraduate lang nila ni Bruce sa high school noong nakaraang linggo. Pero sa halip na manatili sa bahay at hintay na lang ang pagsundo sa kanya ng mami Bernadette niya, ay tumakas pa siya. Isasama daw kasi siya nito sa bahay ampunan para mamigay ng pagkain sa mga bata roon. Gusto niya namang magpabalik-balik sa bahay ampunan na sinusuportahan ng mami niya. Pero nag-usap na sila ni Bruce kagabi. Na pagkatapos nitong pakainin ng mga baka, ay sa ilog na sila dederecho. Hoy! Bruciano! Nasaan ka? Sigaw niya nang makarating na sa bakahan. Nakita niya si Tatay Paeng, ang tatay ni Bruce. Kasalukuyan itong pinapakain ng ibang mga baka roon, pero hindi mahanap ng mga mata niya ang kababata kahit ang sabi ng tatay nito ay narito lang daw ang binata. Malawa kasi ang bakahan nila kaya palingalinga siya sa paligid. Sa kanang banda niya ay matatanaw ang malawak na tubuhan ng pamilyang amante. Hindi sila ganoon kayaman, kaya ang dairy farm lang ang negosyo ng mga magulang niya. Si Tatay Paeng at Nanay Magring naman ang caretaker noon. Nagsimulang magnegosyo ang mga magulang niya noong 4 years old pa lang daw siya. At dumating naman sina Bruce sa buhay nila para magtrabaho sa kanila. Magmula noon ay naging malapit na sila ni Bruce sa isa't isa. Hanap mo ko? Ay, kambing ka! Gulat na naibulalas niya nang bigla na lamang sumulpot sa likuran niya ang matangkad na si Bruce. Ba't ka ba nanggugulat ha? Loko ka talaga? Nakairap na sabi niya at marahang hinampas sa braso ang binata. Pero ganoon na lang ang pangungunot ng noon niya nang malakas na humagalpak ito ng tawa habang nakatingin sa kanya. Anong nakakatawa? Nagtatakang tanong niya. Pero wala siyang nakuhang sagot galing sa binata. Napahawak pa nga ito sa tiyan dahil sa sobrang sarap ng tawa. Natawa na lang din tuloy siya. Parang baliw to! Pinanlitan niya ito ng mata kaya natigil na. Anitong nagpipigil na ng tawa. Saan ka ba nagdive ha? Bakit may mga puti ka dyan sa mukha mo? Napahawak siya sa mukha at ramdam niya ngang may kung ano roon. Kasi patakbo akong pumunta dito sa bakahan. Tapos tinawag ako ng nanay mo. Nilingon ko siya kaya hindi ko agad napansin na madulas palang dinaraanan ko. Napaka mo talaga no? Napakaano ha? Napaka-reckless. Sagot nito at inangat ang mga kamay. Huwag ka munang gumalaw. Aalisin ko lang tong mga putik sa mukha mo. Nang sandaling sinapo nito ang magkabilang pisngi niya, ay bigla na lamang parang tinambol ng malakas ang puso niya. Lalo pang nag-ingayon sa loob nang mag-angat siya ng tingin at nakita niya nang malapitan ng malamlam at kulay abong mga mata ni Bruce. Kay gandang pagmasda ng mga matang iyon na bumagay sa makakapal nitong kilay. Idagdag mo pa ang natural at mahaba nitong mga pilik mata. Next time kasi kapag lumingon ka, tigil ka muna sa paglalakad. Dalaga ka na, pero nadadapa ka pa rin. Dumampi sa pisngi niya ang mainit at amoy toothpaste nitong hininga. Hindi maintindihan ni Tasha kung bakit kailangang maglumikot ng puso niya sa loob.
sa mga simpleng gestures na iyon ni Bruce. Palagi namang nagdadampi ang kanilang mga balat. Pero nakakapagtaka lang ngayon dahil may kakaibang damdamin siyang nararamdaman. Ayan, tingnan mo. Tumigas na tong mga putik na tumalsik sa mukha mo. Amoy kalabaw ka pa. Uy, grabe ka! Mabilis na putol niya kay Bruce at tinulak ito palayo sa kanya. Bukod sa kuya Brandon niya, ay isa din itong best friend niya sa numero unong alaskador niya. Nadapa lang ako sa putikan? Amoy kalabaw na agad? Nakabusang o tanong niya na ikinatawa lang din ang kaharap. Hindi ba't usapan natin kagabi na maliligo tayo sa ilog ngayon? Okay lang na amoy kalabaw nga ako, kasi maliligo naman agad tayo pagkatapos ng trabaho mo. So, tinatanggap mo talaga na amoy kalabaw ka? Eh sabi mo eh! Natatawang inakbay na lang siya ni Bruce. Dahil likas na napakatangkad nito, ay hanggang kilikili lang siya ng binata. Kung ako amoy kalabaw, ikaw naman ang baho ng kilikili mo! Pabirong bulyaw niya. Wala naman kasing body odor si Bruce. Kahit nga pawis na pawis ito, ay mabango pa rin. Ah, ganun ha? Sige, ikukulong na lang kita rito sa kilikili ko para hindi mo makalimutan ang amoy ko. Mabilis na lumayo siya kay Bruce ng tangkang ikukulong na sana siya nito sa kilikili nito. Tumakbo siya palabas ng bakahan habang hinahabol siya ni Bruce. Narating tuloy nila ang ilog nang pareho silang hinihingal. Malakas na napapasigaw na lamang si Tasha nang binuhat siya ni Bruce at itinapo na para siyang isang sakong bigas sa malalim na parte ng ilog. Hindi naman siya natatakot dahil natuto na siyang lumangoy at si Bruce pa mismo ang nagturo sa kanya noong 10 taong gulang pa lamang siya. Kapag Sabado at hindi siya sumasama sa mami niya sa bahay ampunan, ayun palagi ang ginagawa nila ni Bruce. Noong mga nakaraang taon ay kasama pa nila ang kuya Brandon niya. Pero ngayong pumasok na ito sa PMA, ay silang dalawa na lang ni Bruce ang palaging magkasama at nag-aasaran. Eh ano namang course ang plano mo talagang kunin sa college? Tanong niya kay Bruce nang iniihaw pa nito ang mga mais na hiningi nila malapit sa boundary ng property nila, sa hasyenda ng mga amante. Nagpapahinga pa sila Bruce sa paglalangoy. Ang mga balat nila ay parehong namumula na. Pareho kasi silang maputi. Gusto kong kumuha ng engineering, pero parang hindi yun kakayanin ni nanay at tatay. Sagot nitong may lungkot sa mga mata. Bakit? Mahal ba ang course na yan? Kaya naman nila nanay magring at tatay paing yan eh. Nandito naman sila mami at daddy na handang tumulong sa pag-aaral mo. Hindi ko alam, Tasha. Hindi lang pag-aaral sa college ang pinoproblema ko ngayon. Eh ano pa bang gumugulo sa isip mo? Takang tanong niya at inayos ang pagkakalagay ng mga mais sa ibabaw ng apoy. Para kasing may tinatago sila nanay at tatay sa akin. Yun ba yung usap-usapan na ampun ka? Tanging pagtango lang ang isinagot ng binata sa kanya. Ikaw naman, masyado kong nagpapaniwala dun sa mga kapitbahay natin. Alam mo naman na mahilig magmarites ang mga yon. Mahilig gumawa ng mga kwento. Nasabi niya na lang kahit ang totoo ay medyo naniniwala rin siya sa mga kwentuhang yon. Noong minsang sumama kasi siya kay Nanay Magring sa palengke, ay narinig niyang pinag-uusapan ng nanay ni Bruce na ampun lang daw ang anak nitong lalaki. Pero paano kung ampun nga talaga ako ni nanay at tatay? Tanong ni Bruce sa kanya na may peking ngiti sa labi nito. Aba eh, ganun pa rin. Ikaw pa rin ang best friend ko. Ikaw pa rin ang nakilala kong Bruce na anak ni Nanay Magring at Tatay Paeng. Walang magbabago. Tiningnan niya ito sa mga mata ng nakangiti. Kakaiba kasi talaga ang mukha ni Bruce sa mga magulang nito. Matingkad ang balat nito at hindi nagmanas sa mga magulang. Kakaiba rin ang kulay ng mga mata ng binata. Pero usap-usapan lang yon. Marami naman siyang nakikita na hindi kagandahan at kugapuhan ang mga magulang pero ang mga anak ay magaganda at gwapo. Huwag na nga lang natin yung pag-usapan. Anito at maingat na binigay sa kanya ang inihaw na mais. Aray, mainit! Aniya nang mahawakan yon at inilagay sa damit niya ang mais. Natawa si Bruce sa ginawa niya. Wala kasi talaga siyang kaarte-arte sa katawan. Eh ikaw, anong course ang kukunin mo? Ito naman ang nagtanong.
sandali siyang nag-isip. Dahil gusto mo ng engineering, edi yun na lang din ang kukunin ko. Ano ka ba? Bakit mo naman gagayahin yung akin? Dapat yung gusto mong course ang kunin mo. Alam mo kung gaano ko kahina pagdating sa math. Kaya kukuha ako ng engineering para madali akong makakopya sa'yo. Sabay na nagtawanan sila sa naging sagot niya. Hindi. Tingin ko, ang bagay sa'yo ay maging doktor. Nanlaki ang mga mata ni Tasha sa narinig. Talaga? Bagay ba talaga sa akin ang maging doktor? Oo naman. 5 years from now, magiging si Dr. Tasha Romualdez ka na. Ang napakagandang doktor dito sa San Rafael. Napakurap si Tasha sa bigla ang pagbilis ulit ng tibok ng puso niya dahil sa sinabi ni Bruce na maganda siya. Bakit simpleng salita lang na lumabas sa bibig nito tungkol sa kanya ay may epekto na sa kanya? Nakakapagtaka. Noon naman kahit buong araw silang magbiruan, ay kahit palagi nitong sinasabi sa kanya na maganda siya ay wala siyang nararamdamang kakaiba sa puso niya. Lalo pang lumakas ang pintig noon nang ngitian ulit siya ni Bruce at lumabas ang puti at pantay nitong mga ngipin. Kakaiba ang araw na ito. May nagbago sa paraan ng pagtibok ng puso niya. Tasha! Hindi ba't sinabi ko sa'yo kanina na hintayin mo ako rito sa bahay dahil ipapasundo na lang kita para makatulong ka dun sa bahay ampunan? Anong ginawa mo? Umalis ka! Tsaka hindi ka man lang nakinig kay Aling Magring! Iyon ang sermon ng Mami Bernadette ni Tasha nang makauwi na sila ni Bruce sa bahay, kinagabihan. Oo, ginabi lang naman sila ni Bruce kakaligo at kakalaro sa ilog. Ewan niya ba kapag talaga nakakapunta sila ni Bruce doon, ay gabi talaga bago sila nakakauwi. May mga fish pond kasi sa tabi ng ilog na pagmamay-ari ng Daddy Edmond niya, kaya hindi talaga sila gugutumin doon dahil masasarap na tilapia ang iniihaw nila. Sorry na, Mami. Eh kasi every Saturday lang naman kami nakakaligo ni Bruce doon. Kahit na, Tasha! Kaagad na putol ng Mami niya sa kanya. Base sa nakikita niya, ay mukhang pagod na pagod ang ina. Lumaki kasi sa bahay ampunan ng Mami niya, kaya mahal talaga nito ang lugar na yon. Nang makapagtapos ito sa kursong nursing, ay kaagad na ikinasal ito at ang daddy niya na isa namang pulis. Ikaw, hindi ka talaga malapit sa mga bata ano? Kahit pakikipaglaro man lang sa mga bata doon, hindi mo magawa. Samantalang hinahanap-hanap ka nila. Sa susunod na Sabado ay maaga kitang ipapahati doon para tumulong kina mother na paliguan at pakainin ng mga bata. Para ka ng tibu dyan na nakikipaglaro sa lalaki. Dalaga ka na, Tasha. 16 years old ka na. Hindi ka na dapat nakikipaglaro kay Bruce. Ikaw na bata ka? Pasaway ka talaga? Mahabang litanya ng Mami niya at iniwan siyang mag-isa sa loob ng kaniyang kwarto. Alam naman niya yon na hindi na siya bata. Kasalanan niya bang hindi na siya binigyan ng kapatid ng mga ito? Kung may kapatid sana siyang babae ngayon, edi sana may kalaro siya. Hindi siya nakikipaghabulan kay Bruce. Ayaw na kasing mag-anak ng Mami niya. Sapat na daw sila ng Kuya Brandon niya. Kaya wala talaga siyang choice kundi makisama sa best friend niyang lalaki. Sasakit lang ang ulo niya kapag buong araw siyang mag-cellphone sa loob ng bahay. Pinagalitan ka ba ni Tita Bernadette? Tanong sa kanya ni Bruce kinaumagahan. Maaga itong nagpunta sa bakahan, kaya naroon siya para yayaan itong magsimba. Oo eh. Nakabusangot niyang sagot. Hindi na raw dapat ako nakikipaglaro sa'yo. Hindi naman tayo naglalaro ah. Naliligo lang tayo dahil yun ang weekly bonding natin kapag walang pasok. Binubunot niya ang mga damo sa harapan niya. Naka-Indian seat siya sa damuhan. Hinihintay na matapos ang baka na pinapakain ni Bruce. Tama naman si Tita. Bakit kasi hindi ka lumalabas ng bakuran? Makikita mo, maraming mga dalagang naglalakwatsa dyan sa labas. Sina Mabel, sina Christina at Claudia. Yung anak ng mga kapitbahay natin. Pwede ka namang makipagkaibigan sa kanila. Anito at umupo na rin sa tabi niya. Hindi ko nga feel ang makihalubilo sa kanila. Esa mas gusto kitang kasama eh. Natahimik ito sa sinabi niya. Nang sulyapan niya ay wala naman itong reaksyon sa sinabi niya. Seryosong nakatingin lang sa ginagawa niyang pagbubunot ng damo. Bakit parang ayaw mo na akong makasama tuwing Sabado? Natatawang hinarap siya ni Bruce. Hindi naman sa ganun. Bakasyon na. Ibig sabihin, araw-araw na tayong magkasama.
Kapag Sabado, hindi na muna tayo pwedeng pumunta sa ilog. Ilaan mo na lang sa bahay ang punan ng araw na yon. Nakasimangot na nakatingin lang siya sa mga mata ni Bruce. Hindi niya kasi maintindihan ang sarili. Ngayong nagdadalaga na siya, parang mas gusto niya na palaging nakikita at nakakasama si Bruce. Tara na, tapos na itong baka sa pagkain niya. Magsisimba tayo, hindi ba? Doon lang ulit siya ngumiti nang ilahad ni Bruce sa kaniya ang kamay. Hawak kamay na binagtas nila ang daan patungo sa bahay nila. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumating ang Sabado at sumama nga siya sa mami niya patungo sa bahay ang punan. Hindi naman siya naburiyong doon. Tumulong siya sa pagtatanim ng mga bulaklak, tumulong din siya sa pagluluto. Pagkatapos ay kumain kasama ang mga bata. Kinagabihan ay hindi siya nakauwi dahil nakiusap ang mga bata sa kanya na magbasa ng bedtime story sa mga ito na siya ngang ginawa niya. Kinabukasan ay doon na rin siya nagsimba. Hapon na nang makauwi siya. Nanay Magring! Si Bruce po! Hinihingal na lumapit si Tasha kay Nanay Magring na naabutan niyang nagluluto ng merienda sa dirty kitchen. Alas tres pa lang kasi ng hapon at kakauwi niya lang. Oh, andyan ka na pala! Nginitian siya ng ginang. Ay nako si Bruce, niyaya nila Kalil na maligo sa ilog. Sila Kalil po? Yung anak na lalaki ni Don Amante? Oo, close pala sa school ang dalawang yon. Noong nakarang linggo raw ay nakita nila kayong naliligo doon ni Bruce, kaya gusto ding maligo doon. Dumaan muna sila rito kanina para ipagpaalam si Bruce. Sila? Marami po ba sila? Takang tanong niya at inilapag muna sa mesa ang mga damit pambihis na dinala niya sa bahay ang punan kahapon. Ay oo, dala kasi ni Kalil yung ibang mga pinsan niya at yung kapatid niyang babae na si Agatha. Ang ganda pala ng dalagang yun, Tasha, ano? Napangiti at napatango siya. Kilala niyang sinasabi nito dahil naging classmate naman niya si Agatha nang sophomore pa lang sila. Mabait naman ang dalaga kaya medyo malapit siya rito. Sige Nanay Magring, aalis na po ako. Susundan ko po sila Bruce sa ilog. Eh sandali! Maagap na pigil nito sa kanya. Magdala ka na rin ng merienda. May naluto na ako rito at saka para sa kanila talaga itong niluluto ko. Sige po. Pagkatapos mailagay sa isang Tupperware ang mga rice turon na niluto ni Aling Magring ay mag-isang binagtas na ni Tasha ang daan patungo sa dulong bahagi ng kanilang property. Naroon ang ilog na tambay nila ni Bruce. Sobrang excited na siyang makita at makausap ang binata para maikwento niya na rin dito ang mga masasayang nangyari sa kanya sa bahay ampunan. Kung hindi lang sobrang busy sa bakahan ay isinama niya na si Bruce para makilala na rin ito ng mga bata doon. May susunod na Sabado pa naman. Siguradong makakasama na si Bruce sa kanya dahil medyo mahaba pa naman ang kanilang bakasyon. Pero ang abot-teng ang ngiti ni Tasha habang naglalakad siya kanina ay bigla na lang nawala nang makarating na siya sa ilog. Nakita niyang naglalakad sina Bruce at Agatha sa gilid ng ilog at ang ikinakunot ng kanyang noo ay dahil nakakapit si Agatha sa braso ng binata. Kung mag-usap at magdikit ang dalawa, parang napakalapit ng mga ito sa isa't isa. Hindi niya maintindihan ang sarili. Pero ang nakikita niya ngayon, ang dahilan kung bakit biglang sumikip ang dibdib niya. Hindi siya makahinga ng maayos. Tasha? Natigilan si Tasha sa pagtitig sa dalawa nang marinig ang isang pamilyar na boses na yon. Nakita niya si Kalil na medyo malapit sa kinatatayuan niya. May dala itong mga kahoy na panggatong. Dumating ka na pala. May ngiti sa labi na lumapit si Kalil sa kanya. Peking ngiti naman ang ginanti niya sa binata. Peki ang ngiti niya dahil nasira na ang mood niya sa nakita niyang pagdikit ni Agatha sa best friend niyang si Bruce. Oo, galing ako sa bahay ampunan. Oh, merienda. Pinadala ni Nanay Magring para sa inyo. Inabot niya rito ang Tupperware na dala niya. Tinanggap naman yun ni Kalil at tinawag ang mga pinsan at kaibigan nito. Dahil doon ay napatingin si Bruce sa kanya. Pero imbis na lapitan at kumustahin siya, ay tamang ngiti lang si Bruce at muling ibinalik ang atensyon kay Agatha na kumaway lang din saglit sa kanya. Umuwing pagod si Tasha ng araw na yon.
dahil hindi rin sumabay sa kanya si Bruce pag-uwi. Busy pa kasi ito sa pakikipagkwentuhan kay Agatha. Matapos ang araw na yon, ay naramdaman na lang ni Tasha na may agwat na sa pagitan nila ni Bruce. Sa halos 5 araw ay hindi siya masyadong lumalabas ng bahay nila. Nagkukulong lang siya sa loob ng kaniyang kwarto, nanunood ng mga paborito niyang anime at paminsan-minsan naman ay nagsusumba ng mag-isa dahil medyo chubby na ang pangangatawan niya. Ang totoo ay nakakaramdam siya ng insecurities. Kung titingnan kasi ay talagang napakaganda ni Agatha kumpara sa kanya. Dahil matangkad ito at napakaganda pa ng hubog ng pangangatawan. Hindi katulad niya. Matangkad din naman siya pero malakas nga lang siyang kumain kaya medyo marami siyang taba sa katawan. Hindi niya naman alam kung bakit siya nakakaramdam ng ganoon. Kung nagtatampo ba siya kay Bruce o naiinggit kay Agatha ay hindi niya alam. Basta, 5 araw na siyang todo iwas kay Bruce. Kapag nagpapahangin siya sa labas ng bahay at nakikita niyang parating na ang binata mula sa bakahan, ay kagad siyang pumapasok sa loob ng bahay nila. Ang pagkatok mula sa labas ng kwarto ni Tasha ang nagpamulat sa inaantok niyang mga mata. "Bukas yan," aniya at muling pinikit ang mga mata. "Matutulog ka na naman." Ang boses na yon ang naging dahilan sa bigla ang panlalaki ng mga mata niya. Nakita niya na lang na nakapasok na si Bruce sa loob ng kwarto niya kaya pabalik siyang bumangon at balisang hinarap ang binata. Anong ginagawa mo rito?" Nauutal siya. Bumibilis din ang pagtibok ng kanyang puso sa hindi niya malamang dahilan. Lalo pang naghurumentado yun sa loob ng umupo si Bruce sa gilid ng kaniyang kama. "Wala ang mami mo at si nanay. Nagluto ako ng pananghalian para sa ating dalawa. Nasa bayan din kasi si tatay para magbenta ng baka." Sagot nito at walang emosyon ng muka. Ang mga mata ay kakaiba ang tingin sa kanya kaya't napayuko na lang siya. Sige, kumain ka na." Nakangiting aniya. "Busog pa naman ako." "Tasha." "Bakit?" "Anong problema? Pansin kong palagi ka nang nagkukulong dito sa loob ng kwarto mo." Anito na punong-puno ng pag-aalala ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Pero ayaw niyang mag-assume na nag-aalala talaga si Bruce sa kanya. May iba na itong kaibigan. Doon dapat ito nag-aalala. "May tinapos kasi akong K-drama. Napakaraming episodes kaya matagal matapos." Pagsisinungaling niya. "Alam mo bang hindi nakakabuti sa kalusugan mo yung ginagawa mo? Palagi kang tutok dyan sa TV. Pumapayat ka na." "Yun nga ang gusto ko eh. Ang pumayat ako kasi parang mas gusto ko nang maging kaibigan ng mga sexy na katulad ni Agatha." "Ano?" Kunot noong naibulalas nito. Nasapo na lamang ni Tasha ang bibig nang mapagtanto ang sinabi niya. Nakakainis. Ang dila niya talagang pinagkakanulo siya. Paano kung malaman ni Bruce na nagtatampo siya dahil lang kay Agatha? "Bakit naman nasali sa usapan si Agatha?" May nakakalokong isi sa labi na tanong nito sa kanya. "Ha? Wala yun. Sige na, umalis ka na. Matutulog pa ako." "Tasha." Putol nito sa kanya. "Kailangan mo nga munang kumain. Ang sabi ni nanay, hindi ka rin daw nag-agahan kanina. Ayokong nagugutom ka." Dahil sa sinabi nitong yon, ay tiningnan niya ito ng masama. "Ayaw mo pala akong nagugutom eh. Kung ganon, ayaw mo rin ba na nagtatampo ako sa'yo?" "Ganon na nga. Ayoko kapag hindi ka namamansin." Ito na kasi ang 2 beses na hindi niya pinansin si Bruce. Ang una ay noong Christmas party nila sa school. Nakita niyang nakikipagtawanan sa kaklase nilang mga babae si Bruce. Ayaw niya ng ganon. Ngayon naman ay ang pagkakadikit nito kay Agatha. Kinaiinisan niya rin. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niyang yon at kung bakit kailangan niyang magtampo. Ang alam niya lang ay selfish siya at ipinagdadamot niya si Bruce sa iba. Possessive yata siya sa best friend niya. "Kung ganon, dapat nung umuwi ako galing sa bahay ampunan. Dapat lumapit kagad sa akin noon at kinamusta ako." Harap-harapan niya ng sinabi ang bawat saloobin niya sa binata na nakatingin lang sa mga mata niya at matiyagang nakikinig sa kanya. "Namiss kita kasi 1 araw tayong hindi nakita.
Pero binigay mo lang kay Agatha ang buong atensyon mo. Bakit? Siya ba ang best friend mo? So, tama ang hinala ko na hindi naman talaga dahil sa K-drama kung bakit hindi ka na lumalabas. Totoong iniiwasan mo talaga ako. Nakanguso nitong tanong sa kanya. At muli na namang naglumikot ang puso niya dahil sa ekspresyon na yon sa mukha ni Bruce. Napaka-cute. Gusto niya na lang nakurutin sa pisngi pero masinsinan pa silang nag-usap tungkol sa napakababaw nilang problema. Oo, kasi parang mas close na kayo ni Agatha. Eh ayoko ng ganun, na mas nagiging malapit ka sa ibang babae. Nakayukong paliwanag niya at nilalaro ang mga kuko sa may kandungan niya. Narinig niya ang pagtawa ni Bruce. Musika yon sa pandinig niya. Nagpapaturo lang siya sa akin kung paano mag-ihaw ng mais at kung paano magpakain ng baka. Abay, bakit sa'yo pa nagpapaturo? May mga tauhan naman sa asyanda nila na pwede niyang tanungin na. Nagangat siya ng tingin at halos mahulog siya sa kinaupuan nang salubungin siya ng malamlam nitong mga mata. Napakaganda talaga ng mga mata nito. Sige, ngayong alam ko na nagtatampo ka pala talaga sa akin. Pangako, hindi na ako didikit sa iba para hindi ka na magtampo. May idadagdag pa ako. Ano naman yun? Nakangiting tanong ni Bruce sa kanya na parabang handa nitong sundin lahat ng sasabihin niya. Ayokong nakakapit si Agatha sa'yo o kahit na sinong babae. Dapat ako lang. Ako ang best friend mo. At saka, napakalapad ng ngiti mo pag iba yung kausap mo. Baguhin mo din yun. Dapat half smile lang. Muling natawa si Bruce sa sinabi niya. Sige, nangangako na ako. Anitong tinaas ang kabilang kamay at nag-peks man pa. Sinabi mo yan ah. Kapag talaga hindi mo tinupad yung pangako mo, lagot ka sa akin. Habang buhay tayong hindi magpapansinan. Oo na, tara na. Kailangan mo nang kumain. Namiss ko nang makita tong matambok mo mga pisngi. Aray! Hiyaw niya nang walang pasabing sinapo nito ang magkabilang pisngi niya at kinurot ang mga yon. Mabilis na lumabas kagad ito sa kwarto niya at matagal na habulan na naman ang nangyari bago sila nakakain. Kasing bilis ng pag-ihip ng hangin ng paglipas ng mga araw. Bumalik ulit sa dati sina Bruce at Tasha. Walang humpay ang kanilang biruan at tawanan na nauuwi naman sa asaran at pikunan. Sinusulit nilang natitirang 2 linggo ng kanilang bakasyon. Ang mas nakaka-excite pa ay sabay na mag-i-enroll na sila sa susunod na araw sa universidad na nasa bayan. Pero ang tagpong kinaiinisan ni Tasha sa ilog ay naulit na naman. Ang sabi kasi ng tatay Paeng ay nasa ilog na naman daw ang binata dahil niyaya ulit ni Khalil. Dahil naniwala siya sa pangako ni Bruce ay nakangiting tinahak niyang daan patungo sa ilog. Pero naabutan niyang nakayakap ang binata sa dalagang si Agatha at hindi yun kayang tanggapin ng sistema niya. Kung dati nakasimangot lang siya, ng mga sandaling yun ay nagsibagsakan talaga ang mga luha niya. Hindi ko po maintindihan, Sister Yelena, kung bakit kailangan kong magalit at maiyak dahil sa nakita kong yun. Bakit po kaya ako nagtatampo? Umiiyak na tanong ni Tasha kay Sister Yelena habang nakahiga at ginawang una ng malambot na hita ng madre. Nasa bahay ang puna na naman siya dahil kagad siyang nagbatid sa mami niya matapos niyang makita si Bruce na yakap ng iba. Ang plano niya ay magtagal pa roon ng ilang araw. Tasha, sa tingin ko ay nagmamahal ka na. Ang sinabi ni Sister Yelena ang naging dahilan ng dahan-dahang pagbango ni Tasha. Kunot noong hinarap niya ang napakagandang madre na nakilala niya. Malinaw na nakikita niya pa ang kulay pula at kulay berdeng mga ugat sa napakakinis nitong muka. Kahit babae siya ay hindi niya mapigilan na hindi hangaan ang kaharap. Para itong diyosa na bumaba mula sa kalangitan para makita niya ng malapitan. Ano pong ibig niyong sabihin, Sister Yelena? Nginitian muna siya nito bago magsalita. Ang nararamdaman mo ngayon ay pagmamahal. Ayaw mong nakikita siyang may kasamang iba. Gusto mo na palaging kayo lang ang magkasama. Kayo lang ang nag-uusap. Bumibilis at lumalakas na lang bigla ang puso mo kapag nagkakalapit kayong dalawa. At nakakaramdam ka naman ng pait o sakit kapag mas napapalapit siya sa iba. Ganyan na ganyan po ang nararamdaman ko
Pero bakit po alam niyo ang mga bagay na yan? Ang tungkol sa pagmamahal. Nasubukan mo na rin bang magmahal, Sister Yelena? Nag-aalin lang ang sumagot ang madre sa naging tanong niya. Pero sa huli, ay tumango rin ito. Bago ako nagpunta sa kumbentong ito ay, nagmahal na rin ako, Tasha. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Palaging gusto ko siyang makita. Ayoko siyang umaalis. Ang gusto ko lang ay nasa tabi ko siya palagi. Bumibilis ang oras kapag kasama ko siya. At ayoko noon dahil nga, magkakahiwalay na naman kami. Sandali itong tumigil at parang binabaliktanaw ang nakaraan. Ang lalaking mahal ko, marami ang nagsasabi na isa siyang masamang tao. Nawala raw ang mga magulang ko dahil sa kanya. Ha? Eh bakit niyo po siya mahal? Mahabang kwento, Tasha. Isa na lamang malungkot na alaala ang mga namagitan sa amin noon. Mahal niyo pa rin po ba siya hanggang ngayon? Ano pong pangalan niya? Conrad. Conrad ang pangalan niya. Nakaramdam ng pait si Tasha nang makitang pagbagsak ng mga luha mula sa magagandang mga mata ni Sister Yelena. Sa kabila ng mga ginawa niya, mahal na mahal ko pa rin siya, Tasha. Kahit na dapat ko siyang kamuhian dahil sa nangyari sa mga magulang ko. At itong kumbento lang ang pinagtataguan ko para hindi na muling mag-cross pa ang landas namin. Ni hindi niya alam ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. At may pait sa puso ko dahil doon. Kaya ikaw? Anito at pinahid ang mga luha. Ang pagmamahal na nararamdaman mo kay Bruce ay ipaalam mo na agad sa kanya nang sa ganun ay gumaan ang pakiramdam mo. Hindi po ba nakakahiya ang umamin sa kanya, Sister Yelena? Napangiti na ito sa tanong niya. Hindi, mas makakabuti ang umamin nang sa ganun ay malaman mo rin kung pareho ba kayo ng nararamdaman o hindi. Ang mga salitang iyon ang naging baon ni Tasha nang pauwi na siya kinabukasan sa bahay nila. Tama, sasabihin niya na kay Bruce na hindi lang pala pagiging mag-best friend nila ang hangad niya. Na hindi lang pagmamahal sa isang kaibigan ang nararamdaman niya. Kung hindi paghanga o mas tamang sabihin na nagugustuhan na niya ito. Kung ano man ang sasagot ni Bruce sa aaminin niya ay wala na siyang pakialam doon. Ang mahalaga ay malaman nito ang tunay niyang nararamdaman. Pero kakapasok niya palang sa gate nila, ay nabungaran niya na kagad si Aling Magring sa labas ng bahay. Umiiyak ito ng malakas habang ang mami niya naman ay nakayakap dito at hinahaplos sa likuran ng ginang. Mami? Nanay Magring? Kaagad na tawag niya sa dalawa nang makalapit na sa mga ito. Binundol ng matinding kaba ang puso niya nang makitang luhaan din ng ina. Kung mag-iyakan ng dalaway para bang may nangyaring hindi maganda. Mami, bakit po? Nanay Magring, bakit ka po umiiyak? Nag-aalala lang tanong niya. Tasha! Si Bruce! Mas lalong lumakas ang tibok ni Tasha nang banggitin nito ang lalaking bumihag sa batang puso niya. Nagtatanong ang mga matang nakatingin lang siya kay Nanay Magring at hinihintay ang mga susunod nitong sasabihin. Kinuha na siya! Hindi pa man natatapos ang sanay sasabihin ni Nanay Magring ay nasapo na ni Tasha ang dibdib. Kinuha na siya ng tunay niyang mga magulang! Oh! Naibulalas ni Tasha. Ano ho, Nanay Magring? Hindi niya kasi maintindihan ang ibig nitong sabihin. Ampun lang si Bruce, Tasha! Sinundo na siya ng tunay niyang pamilya. Ilang sandali ring hindi na iproseso ni Tasha sa utak ang mga narinig. At nang maalala na may narinig siyang usap-usapan sa labas na ampun lang ni Tatay Paeng at Nanay Magring si Bruce, ay tuluyan siyang naliwanagan. Lalo pa nang ikwento ni Nanay Magring ang lahat kung paano dumating sa buhay ng mga ito si Bruce. Mangingisda raw noon si Tatay Paeng. Ilang taon na silang kasal ni Nanay Magring pero hindi pa rin sila magkaanak. Tuluyang nawala ng pag-asa ang mga ito nang sabihin ng doktor na si Tatay Paeng ang problema. Pero isang taon ang nakalipas matapos nilang malaman yon. Sa gitna ng isang madilim na gabi ay naglalayag daw noon si Tatay Paeng para mangisda. Isang yate raw ang dumaan malapit sa pwesto niya.
Muntikan pa raw sumalpok ang yate sa bangka niya dahil ng mga sandaling yun ay namatayan siya ng ilaw. Nang makalis ang yate, may nakitang bagay si Tatay Paeng na palutang-lutang malapit sa dulo ng bangka niya. Ganoon na lamang daw ang gulat ng matanda nang makitang isa pala yung bata. Isang batang lalaki na kung titingnan ay nasa 2 taong gulang pa lamang. Nang saklolohan daw nito ang batang lalaki, ay mainit pa ang katawan nito at humihinga. Buhay pa. Kaagad na inuwi raw ni Tatay Paeng ang bata sa maliit na kubo ng mga ito, sa isang maliit na isla na sakop ng Cebu. At dahil buhay pa ang bata, ay sobrang natuwa raw si Nanay Magring. Isang malaking kasalanan ang ginawa ng mag-asawa dahil naging makasarili sila nang makita ang batang lalaki na si Bruce. Nang gabing yun din ay nilisan daw ng mga ito ang isla at tinungo ang Maynila upang magpakalayo-layo. Magmula noon ay inangkin na daw ng 2 si Bruce. Minahal ng mga ito si Bruce na parang totoong anak ng mga ito. Kaya yun din ang akala nila ng pamilya niya. Nang araw na yun ay halos hindi na maipinta ang mukha ni Tasha sa sobrang lungkot. Lahat sila sa loob ng bahay ay masyadong dinamdam ang paglayo ni Bruce. Sobrang nanghinayang siya. Ni hindi niya panaamin kay Bruce ang tunay niyang nararamdaman. Araw-araw siyang naghihintay sa muling pagbabalik ni Bruce. Iniisip niya na dadalaw at dadalaw si Bruce sa kanila. Pinagliban niya pa ang mga pagbisita sa bahay ampunan dahil ayaw niyang wala siya kapag bumisita ng binata. Pero ang mga araw ay naging linggo. Ang linggo naman ay naging buwan. Hanggang sa tumagal nang tumagal na wala siyang nakitang Bruce. Napagod na si Tasha sa paghihintay. Naghintay siya ng 8 taon pero walang nangyari. Walang Bruce na bumalik. Tasha! Tasha! Ang malakas na boses na yon, galing sa labas ng kwarto ni Tasha ang pumukaw sa kaniya mula sa mahimbing na pagkakatulog. Oh my God, Tasha! Wake up! Ano ba yun, Arisa? Naiinis na minulat niya ang mga mata at nakita niya ang kaibigan na naupo na sa gilid ng kamang kinahihigaan niya. Ibinalandra nito sa mukha niyang screen ng cellphone nito at dahil malabo pa ang paningin niya, ay mariin na muli niyang pinikit ang mga mata. Trending ang Heart Hotel sa social media! Ibinalita rin sa TV ang hotel na pinagtrabuhan natin sa matagal ng panahon, Tasha! Talaga? Hindi makapaniwalang naibulalas ni Tasha at mabilis na inagaw niya ang cellphone na hawak ng kaibigan. Nakita niya sa screen ng hotel na ginawa nila rito sa Switzerland. Nakakabighani yung tingnan dahil isa yung napakalaki at napakataas na building na ang hugis ay puso. Nakita niyang ilang milyong netizens na ang nag-like at nag-comment sa post na yon. Hindi mapigilan ni Tasha ang matuwa. Pinaghirapan nila ni Nerissa at ng iba pang engineers ang hotel na yon. Ngayon ay tapos na at pinagkakaguluhan pang puntahan ng napakaraming turista. Isa iyong achievement para kay Tasha bilang isang engineer. Tinupad niya ang pangarap niyang yon. Pagkatapos ng 8 taon, isa na siyang ganap na engineer at nakakatanggap pa ng bigating mga proyekto. Tasha, you should go home this weekend, anak, ha? Total naman ay tapos ng trabaho mo riyan. Paalala ng Mami Bernadette ni Tasha sa kabilang linya. Tumatawag ito para i-congratulate siya sa pag-trending ng Heart Hotel. Nasa Pinas ang mga magulang niya, habang siya naman ay nasa Switzerland pa. Opo, Mami. Aattend din po ako dun sa annual recognition day sa munisipyo. Nag-message kasi sa akin yung sekretary ni Mayor. They invited me to join to represent our barangay. Ay, oo, anak. Lahat kayong mga successful galing dito sa atin dapat ay makapunta. So, dapat hindi ka mawala, okay? Yes, Mom. Binigay naman ng mami niya sa kanyang daddy ang cellphone. Sandali silang nagkamustahan at tinapos na rin kagad ng mga ito ang tawag dahil busy na raw sa bakahan at sa manggahan nila sa San Rafael. Nang makapagtapos siya ay mas lumago na rin ang business nila. Kaya rami nang nagbago sa buhay nila. Pagkalipas ng 3 araw ay nakauwi na nga agad si Tasha sa Pilipinas. Kung dati ay malapit sa bakahan sila nakatira, ngayon ay naging farm na nila yon dahil nakabili na sila ng lupa sa syudad. 3-story na bahay ang naipundar nila ng pamilya niya. Tasha! You're home!
Iyon ang malakas na tili ni Claudia nang makalapit na ito sa kanya. Oh my God, Claudia! Namiss kitang bruha ka! Niyakap niya ang pinsan at humalik sa pisngi nito. Namiss din kita, Tasha! Grabe ang ganda-ganda mo na! Opak! Para ka ng diyosa sa kaseksihan mong yan! Ikaw talaga ng bola ka pa! Natatawang inirapan niya ito. Ikaw nga ang mas gumanda dyan eh. Halika nga, maupo tayo dun at makapagkwentuhan muna habang hindi pa nagsisimula ang event. Nagpahila siya kay Claudia at tinungo nila ang table for four na malapit sa stage. Pinsan niya si Claudia na kabatch niya rin noon sa high school. Isa na itong veterinarian. Nasa event hall na siya kung saan ginaganap ang annual recognition night ng mga young professionals sa lugar nila. Marami siyang nakikitang mga kaklase at kabatchmates. At lahat sila ay mga eleganteng tingnan ng gabing yon dahil sa mga suot nilang gowns na kumikinang. Napakagwapo rin naman ang mga lalaki sa suot na suit ng mga ito. Uy, ang ganda ng hotel na ginawa niyo ah! Panimula ni Claudia nang makaupo na nga sila. Nakita mo rin? Gusto mo bang pumunta doon? Hindi pa kaya ng budget ko mag-Switzerland, Tasha. Next time na lang kapag may afam na ako. Sabay na nagtawanan sila sa sinabing yon ni Claudia. Eh ikaw, kumusta naman ang love life mo? 3 taon ka rin nagpabalik-balik sa Switzerland. Imposibleng wala kang boyfriend doon. Curious na tanong nito sa kanya. Wala, Claudia. Alam mo naman na ikakasal ka kay Khalil. Napayuko si Tasha sa narinig. Sabi na nga ba't lahat ng tao sa lugar nila ay alam ang tungkol doon. Oo, ikakasal na nga siya sa isang Khalil amante. Ang anak ng hasyendero sa likod na bahagi ng kanilang bakahan. Bigla na lamang nangyari ang kasunduang yun sa pagitan ni Don Amante at sa daddy niya nang munti ka na raw maaksidente ang Don at tinulungan ito ng daddy niya. Bilang kabayaran daw ay ipagkakasundo si Khalil sa kanya. Nang sa ganoon ay maging parte na rin sila ng pamilyang Amante. Isa sa pinakamaimpluensyang pamilya sa bayan ng San Rafael. Hindi pa siya nagsasalita at pumapayag sa kasunduang yon pero patuloy na kinukulit pa rin siya ng ama. Natigil sa isiping yon si Tasha nang umakyat na sa stage ang MC sa gabing yon at sinabing magsisimula ng recognition night. Unang naipakilala ang mga nakapagtapos sa kursong education hanggang nagsunod-sunod na. Napakarami na palang teacher at mga pulis na galing sa lugar nila. Mga magigiting na sundalo hanggang sa tinawag na rin silang magagaling na mga engineers. Sophisticated at proud na umakyat si Tasha sa stage nang tawagin ang pangalan niya. At binigyan siya ng certificate. Nabigyan rin siya ng award dahil kasali siya sa bumuo ng sikat na Heart Hotel. Pero isang pangalan ang hindi niya inaasahang matatawag din sa stage ng gabing yon. Pakiramdam ni Tasha ay tumigil panandalian ang pag-inog ng kaniyang mundo. Let's us all welcome the very enigmatic, handsome, and one of the very successful bachelor in town, Dr. Bruce De Silva! Napunta ang paningin niya sa gawi kung saan nakatutok ang spotlight. Nakita niyang tumayo mula sa kinaupuan nito ang napakatangkad, makisig, at matipunong lalaki na ngayon ay naglalakad na paakyat sa stage. Bumagal ang oras habang matigas ang galaw nito papunta sa stage. Ni hindi siya kumurap at tutok na tutok ang mga mata niya sa lalaking naging dahilan kung bakit bumibilis na naman ang tibok ng puso niya. Bruce, ang best friend niya. Sa matagal ng panahon ay muli niya na namang nasilayan. Good evening po sa lahat. This night is amazing. It's really an honor for me to be called up here on stage. Isa po ako sa mga batang lumaki noon sa lugar na ito. Isa ako sa mga batang nangangarap na sana ay may maabot din sa buhay pagdating ng panahon. I'm proud to be one of those pride of San Rafael. Sobrang minamahal ko po ang lugar na ito. Marami pang sinabi ng binata pero halos hindi niya na marinig ang lahat ng iyon. Dahil tutok na tutok siya sa itsura nito. Ang dami nang nagbago sa pisikal na anyo ni Bruce. Lalaking lalaki na ito kung magsalita at gumalaw. Para bang napakataas na nito na kay hirap nang abutin. Ibang-iba na sa Bruce na nakilala niya noon. Di ba mag-best friend kayo dati?
Tanong sa kanya ni Claudia nang matapos na ang speech ni Bruce. Oo, dati. Malungkot niyang sagot. Nang sinabi niya yon ay nakaramdam siya ng pait sa puso. O mas tamang sabihin na galit. Noong umalis kasi si Bruce, ni minsan ay hindi man lang ito bumalik para bisitahin sila o kahit sina Nanay Magring man lang. Nabalitaan niya na mayaman ang totoong pamilya ni Bruce. Niyakap na siguro ng binata ang yaman ng mga ito kaya hindi man lang sila nilingon. Pati na ang mga taong gumabay at nagpalaki rito ng ilang taon. Kaya noong nasa second year college pa lamang siya, ay nagpaalam si Nanay Magring at Tatay Paeng na babalik na sa Cebu. Sobrang nalungkot sila. Napagod na kasi sa paghihintay kay Bruce ang mga ito. Hanggang ngayon ay hindi na rin nila alam kung kumusta na ang mag-asawa. Nang subukan nilang bisitahin sa Cebu, ay hindi naman nila alam kung saang lugar tumira ang mga ito. Tingnan mo, Tasha oh. Kasama niya pala sina Agat sa table. Parang malapit sila sa isa't isa. Napatingin nga siya sa pwesto ni Bruce. Nakita niya si Agatha na nakikipagbulungan kay Bruce tapos nagtatawanan ng dalawa. Wala doon si Khalil dahil katulad ng kuya niya ay isa na rin itong Navy SEAL. Palaging nasa trabaho. Bumuntong hininga si Tasha at nilagok ang natitirang alak sa wine glass na hawak niya. Hindi niya matagal lang titigan ang dalawa. Ilang taon na ang nakalipas pero nakakainis na naapektuhan pa rin siya kapag nakitang may kasamang iba si Bruce. Hindi dapat siya nakakaramdam ng ganoon. Pero naghintay kasi siya ng ilang taon sa muling pagbabalik ni Bruce. Ni hindi nga niya sinagot ang mga manliligaw niya dahil nakalaan na ang puso niya sa isang tao na hindi niya naman alam kung babalik pa ba o hindi na. Pero ngayong nagbalik na ito, tsaka naman siya nawala ng pag-asa para sa kanilang dalawa. Sa isiping yun ay tumayo na si Tasha. Nagpaalam siya kay Claudia na uuwi na. Tapos na kasi ang awarding pero pwede namang manatili para sa party. Akmang tutungo na sana siya sa main door ng hall ng isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Tasha? Kahit ayaw lumingon, ay napalingon siya. Nakita niya si Agatha. Oh, Agatha! Hi! Malapad ang ngiting bati niya rito. Lumapit sa kanyang dalaga at bumeso sa kanya. I was going to the washroom and then I saw you. I thought next week ka pa makakauwi. Sorry ha? Wala si kuya. Napaka-workaholic kasi. Ginagap ni Agatha ang palad niya at pinisil yon. As usual, she's really sweet. Malambing talaga ito sa kahit sino. It's okay. Babalik rin naman ako sa Switzerland next week. Bibisita naman daw doon ng kuya mo. Naikwento nga rin niya sa akin. Mom is always talking about your engagement day. Pumahid ka na kasi. Sobrang gusto ka namin ni Mami para sa brother ko. Excited na kami. Peking bungis-ngis lang ang ginanti niya kay Agatha. Oh wait! Bruce is with us. Halika, punta tayo sa table namin. Magpuprotesta na sana si Tasha dahil hindi pa siya handang makaharap si Bruce. Pero hila-hila na siya ni Agatha papunta sa table ng mga ito. Peking ngiti lang ang gumuguhit sa mga labi ni Tasha nang makita niyang muli ang mga pinsan at kaibigan ni Agatha. Sunod-sunod na batian ang nangyari hanggang dumako ang mga mata niya sa lalaking nakaupo sa kaniyang harapan. Walang kahirap-hirap na nagtama ang kanilang mga mata. Pero para na siyang aatakin sa puso sa sobrang lakas at bilis ng paraan ng pagpintig noon. Tasha. Ito ang unang nagsalita at tumayo. Lumapit sa kanya si Bruce at nakipagbeso sa kanya. Amoy niya ang panlalaki nitong pabango kaya't napapikit siya. Kay sarap nitong samyuin. Iyon ang klase ng amoy na hindi siya kailanman magsasawang amuyin. How are you? Tipid ang ngiti na tanong nito sa kanya. I'm good. Nakakabwisit. Bakit ba kailangan niyang mautal? Inalalayan na siya ni Agatha na makaupo. Nagkwentuhan pa ang mga ito at paminsan-minsan din siyang tinatanong tungkol sa trabaho niya. Pero mas lamang ang excitement ng mga ito sa magiging engagement daw nila ni Khalil. Hanggang sa hindi na matagalan ni Tasha, ang pagpapanggap na ayos lang naman talaga siya na naroon si Bruce. Isa pa ay bumalik na naman sa kaniyang alaala ang tagpong naabutan niya noon sa ilog na
magkayakap ito at si Agatha. Nagpaalam siya na uuwi na. Tasha. Narinig niya ang tinig na yun mula sa likuran niya habang palabas na siya ng hall. Pero patuloy siya sa paglalakad at parang walang narinig. Tasha, sandali. Naramdaman niya na lang ang mainit na palad sa may bandang siko niya. Nakita niya si Bruce na nangungusap ang mga mata habang nakatingin sa kanya nang lingunin niya ito. Oh, ikaw pala. Why, may sasabihin ka ba? Tumikim ito. Can we talk? Talk about what? Sarkastikong tanong niya. Hindi niya mapigilan ang pag-usbong ng inis sa kaibuturan niya ngayong nasa harap niya ito. It's been a long time. Matagal tayong hindi nakita. Matagal tayong hindi nakita dahil hindi ka na bumalik, hindi ba? Hindi kagad ito nakasagot sa sinabi niya. Masyado yatang maaga para sumbatan niya ito. Pero hindi kasi siya makapagpigil. Dahan-dahang inalis niya ang pagkakahawak nito sa siko niya. Tasha, magpapaliwanag ako. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Ano ba ako sa buhay mo? Ano lang ba kami nila nanay magring at tatay paeng sa buhay mo? Kusang lumabas sa mga salitang iyon sa bibig niya. Ilang taon din niya ring kinimkim ang mga iyon. Parang masaya ka naman sa buhay mo magmula nang umalis ka. Hindi na siguro kita kailangan kamustahin? Masama ang tingin na pinukol niya kay Bruce. Now, if you'll excuse me, inaantok na ako. Matapos sabihin yon, ay kagad na tumalikod siya pero halos humiwalay ang kaluluwa sa katawan niya nang walang pasabing hinila siya ni Bruce. Natagpuan niya na lang ang sarili na nakakulong na sa mahigpit at mainit nitong yakap. Hindi siya nakagalaw, nang hinabigla ang mga tuhod niya at tila ba nawala ang galit niya para dito na ilang taon niya ring inipon. Marupok siya. Wala kasing tigil ang mga luha niya sa pagbagsak habang yakap-yakap pa rin siya ni Bruce. Nakabaon sa balikat nito ang mukha niya kaya hindi niya nakikita ang paligid nila. Sumasabay sa malakas na tugtog ng musika ang malakas na pagrigudo ng kaniyang puso. I'm sorry for not coming back for a long time. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasabik na makita ka. Kayo nila nanay at tatay. Ang mga salitang iyon ang mas lalong nagpaiyak kay Tasha. I miss you so bad, Tasha. Nakakabaliw ang ilang taon na wala ka sa tabi ko. Naramdaman niyang nabasa ang leeg niya kung saan nakabaon ang mukha nito. Umiiyak ba ito? Humiwalay siya sa yakapan nilang dalawa at nakita niya ngang kumikislap ang luha ang mga mata ni Bruce. Nakita niyang puno yun ng lungkot kaya wala sa sariling dumampi sa pisngi nito ang mga daliri niya at pinahid ang mga luha ng binata. Nakita niyang may mga taong nakatingin sa kanila kaya't marahang hinila siya ni Bruce papalayo sa lugar na yon. Hinayaan niya na lang na ipinasok siya sa kotse nito. Doon ay walang salitang gustong lumabas sa bibig niya nang yakapin ulit siya ni Bruce ng mahigpit at parang ayaw siyang pakawalan. Para siyang nasa ulap ng mga sandaling yon, ang pagkakataon na kahit tagal niya nang hinintay ay nangyari na. Hindi siya makapaniwala. Bakit kasi hindi ka na bumalik? Ang tanong niya ngayon ang naging dahilan kung bakit humiwalay sa yakapan nilang dalawa si Bruce. Tasha, mahabang kwento. Ginagap nito ang mga kamay niya at pinagkatitigan ng mga yon. Kahit na, ikwento mo pa rin. Nang sa ganun ay, alam ko kung patatawarin ba kita sa ginawa mo o hindi na. Para ka kasing bula na bigla na lang nawala. Ni hindi ka man lang nag-abalang bumalik. Saan ka ba dinala ng tunay mong pamilya? Isang malalim na buntong hiningang pinakawala nito. Tsaka siya pinagkatitigan sa mga mata. Spain. Sa Spain ako, dinala ni Mamita. Mamita? Takang tanong niya na ikinatango ng binata. Isang linggo lang kami nagstay sa Manila noon. Nakilala kong daddy ko at wala na si mami. Namatay daw nung pinanganak ako. Tahimik lang na nakikinig si Tasha sa kwento ni Bruce. May sakit si daddy at ang Spain lang ang nakikita nilang lugar kung saan siya gagaling. Mayaman sila, Tasha. They got everything in the world. At hindi ko akalain ang yaman na yun ay mag-isa ko palang papasanin pagdating ng panahon. Ang sabi ko, taon-taon akong bibisita sa inyo. Pero hindi yun nangyari.
Ang pangarap ko rin na maging civil engineer ay hindi ko natupad dahil gusto nilang maging doktor ako. Naiyak na lang si Tasha kahit hindi pa man natatapos ang kwento ni Bruce. Sa tuwing gugustuhin daw nitong umuwi ng Pilipinas, ay doon naman daw ito tatambakan ng napakaraming obligasyon dahil nag-iisa itong anak at apo ng mga De Silva. Kaya nga daw ito inihulog doon sa dagat ng tiyuhin nito. Pinsan ng daddy nito na sobrang ganid sa yaman ay para mawala ng tagapagmana ang pamilyang De Silva. Kaya noong nakabalik daw ito ay todo ingat na ang mga De Silva na huwag siyang mawala. Mga prestigious na hospital pa lang pagmamayari ng pamilya ni Bruce sa iba't ibang bansa. At lahat ng yon ay mamanahin nito pagdating ng panahon. At kaya matagal na hindi nakabalik si Bruce ay noong nag-OJT pa daw ito noon at may medical mission sa Africa ay hinostage ito ng isang tribo doon. Nagtagal daw si Bruce sa isang liblib na bundok sa Africa ng halos 2 taon. Hindi siya makapaniwala sa sinapit ng lalaking kay tagal niyang hinintay. Akala niya ay ginusto lang nito na huwag magpakita sa kanila. Pero napakahirap pala ng mga pinagdaanan nito. Ngayong narinig niya na ang paliwanag nito, ay gumaan ang pakiramdam niya. Hindi ka ba sinaktan ng mga African na kumidnap sa'yo? Umiling ito at tipid ng umiti. May mga karamdaman ng tribong yun at kinuha nila ako sa illegal na pamamaraan para lang magamot sila. Yun nga lang, ayaw na nila akong umalis. Napamahal sila sa akin at gusto nila ang ginawa kong paggamot sa kanila. Pero nakiusap ako at kwento kita sa kanila. Ha? Ako? Hinalikan ni Bruce ang likod ng kanyang palad tsaka muling tumango. Ang sabi ko, may mahal akong dalaga na naghihintay sa akin. Umalis ako noon nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. At hindi ko nasabi ang totoong nararamdaman ko. Umakyat ang init sa buong mukha ni Tasha nang pakatitigan siya ni Bruce sa malamlam nitong mga mata. Tasha, ni hindi ko nasabi noon na mahal kita. Bruce, sambit ni Tasha at bumagsak na lang bigla ang mga luha niya. Hindi niya akalaing pareho pala sila nang nararamdaman noon. Na ikaw ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa pagtanda at ayaw kitang malayo sa akin ng kahit na ilang segundo man lang. Magpahanggang ngayon, Tasha, ikaw pa rin ang babaeng mahal ko. Ang babaeng gusto kong pakasalan. Lalong napaiyak si Tasha nang dumampi sa noo niya ang mainit na halik ni Bruce. Pakiramdam niya ay kinikiliti ang tagiliran niya dahil sa halik na yon. Napakasarap sa pakiramdam. Tasha, may nararamdaman ka rin ba sa akin? Kaagad na tumango siya habang nagpapahid ng luha. Parang gusto niya na lang tumalon sa sobrang tuwa. Sa naging sagot niya ay sinapo ni Bruce ang magkabilang pisngi niya. Kung ganun, pwede ba tayong magsimulang muli? Nangungusap ang mga mata na tanong nito sa kanya. Mangako ka muna na hindi ka naaalis at hindi ka na mawawala pa. Nginitian siya ni Bruce. Pangako, hindi na ako mawawala. Ipinaliwanag ng binata sa kanya na dahil sa sakit ng daddy nito, ay ang binata na raw ang magmamanage ng De Silva Empire, ang may-ari ng naglalakihang mga hospital sa iba't ibang bansa. At ang mamita pa raw nito ang nagtulak dito na bumalik ito sa Pinas para magkita silang muli. Siyempre, tinanong na rin niya kung bakit magkayakap ito noon at si Agatha. At ang tagpong naabutan niya sa ilog, nagpaliwanag naman ang binata na muntika na raw malunod noon si Agatha. Kaya't sinagip ni Bruce. Comfort hug lang daw yon. Isang mahigpit na yakap ang pinabao ni Bruce sa kanya nang ihatid siya nito sa bahay nila ng gabing yon. Hindi na tumuloy ang binata dahil tulog na ang mami at daddy niya. Pero kinabukasan ay ginising siya ng mami niya nang maaga para lang sabihin na nasa living room si Bruce at binibisita sila. Mabilis na nag-toothbrush siya at bumaba ka agad. Bruce! Malakas na tili niya nang makita ang binata na nakaupo sa sofa at kausap ang mga magulang niya. Patakbong nilapitan niya ito at sinunggaban ng mainit na yakap. Good morning, pretty.
Ginalo ni Bruce ang buhok niya kagaya ng ginagawa nito noon kapag bagong gising siya. Hindi ka talaga nagbago. Nakangusong sabi niya kaya't natawa ang mami at daddy niya. Parang tukong nakakapit siya sa braso ni Bruce at ayaw mahiwalay rito nang maupo na sila sa sofa. Nagkwentuhan sila habang nagpapahanda pa raw ng breakfast ang mami niya. Pero bigla na lang pinasok ng daddy niya sa usapan ang kasunduan nito at ni Don Amante, ang tungkol sa magiging kasal nila ni Khalil. Sumama bigla ang mood niya habang si Bruce naman ay maganang nakikipag-usap pa rin sa papa niya na parang hindi naaapektuhan na ikakasal na siya sa iba. Mahal ba talaga siya ng lalaking to o mahal lang bilang best friend kasi parang wala lang dito ang narinig? Bakit parang ayos lang sa'yo? Naiinis na tanong ni Tasha nang dalhin niya sa kwarto niya si Bruce. Naitour niya na ang binata sa buong kabahayan nila. Panghuli ang kwarto niya para mas solo ito. At ngayon ay magkaharap na naupo sila sa ibabaw ng kanyang kama. Nagtatampo na nakatingin siya rito habang ito naman ay titig na titig sa kanya. Ang alin? Takang tanong nito. Naikakasal ako sa iba. Bruce, plano nila akong ikasal kay Khalil. Imbis na mabahala ay isang pilyong ngiti lamang ang gumuhit sa mga labi ni Bruce. Hinapit siya nito sa bewang pagkatapos ay marahan siyang hinila kaya napaupo siya sa kandungan nito. Bruce! Tili niya nang punoy nito ng halikang leeg niya. Ano ba? Makita tayo nila, Mami! Natatawang sambit niya tsaka sinulya pa ng nakabukas na pinto. Sandali nga, bakit parang wala lang sa'yo na ikasal nga ako sa iba? Tasha, hindi ko kailangang matakot. At bakit? Kasi mahal kita at alam kong mahal mo din ako. Ang yabang mo ah. Dahil mahal kita, hindi ka na mababahala? Eh paano kung magbago ang isip ko at pumayag nga ako na ikasal kami ni Khalil? Kawawa na ako niyan kapag nagpakasal ka sa iba. Ngumuso ito at nagpapakyut ang mga mata na tinitigan siya kaya't natawa siya ng malakas. Ano nga ang gagawin natin? Simple lang. Kampante nitong sagot. Itatakas kita. Hindi ko hayaang mapunta ka sa iba. Ilang taon kang laman ng dasal ko tapos sa iba ka lang ikakasal. Hindi pwede yun. Hinalikan siya nito sa pisngi kaya napagdikit niya ang mga labi sa sobrang kilig na nadarama. Gusto mo bang itakas kita? Bulong nito sa gilid ng tenga niya. Oo naman, kahit saan pa yan, sasama ako sa'yo. Pero parang gusto ko munang taniman ng baby ang tiyan mo para wala ng angal si Tito Edmond at Tita Bernadette. Sa sinabi nitong yon ay talagang nanlaki ang mga mata ni Tasha. Hindi siya makapaniwala na ganoon na kapilyo si Bruce na lumabas talaga sa bibig nito ang mga salitang yon. Grabe, ibang-iba na nga ito sa Bruce na nakilala niya noon. Nang makita nito na natulala siya dahil sa sinabi nito, ay humagalpak ito ng tawa. Ikaw talaga? Loko-loko ka! Nahihiyang hinampas niya ito sa braso ng makabawi sa pagkabigla. Muli siyang napatili nang buhatin siya ni Bruce na para silang bagong kasal. Kahit ang mami at daddy niya na nasa living room pa rin, ay parehong nanlaki ang mga mata dahil hindi pa rin siya binababa ni Bruce nang dumaan sila roon palabas sa main door. Bruce! Saan mo? Dadalhin ng anak namin! Iyon ang malakas na sigaw ng mami niya. Hindi niya alam kung natatawa ba o nagagalit. Tinakpan niya kasi ang muka sa labis na hiya. Itatanan ko na tita. Ayoko pong ikasal siya sa iba. Pabalik na sigaw ni Bruce na ikinatawa niya. Hindi talaga natakot ang binata sa mga magulang niya. Pero hindi maipaliwanag na saya ang dulot sa kanya ng ginawa nitong yon. Ganoon na lamang ang pagtataka ni Tasha nang dalhin siya ni Bruce sa isang helipad at sumakay sila sa isang chopper. Saan nga tayo pupunta, Bruciano? Malakas na tanong niya nang lagyan nito ng headphone ang tenga niya. Ramdam niya ang pag-ikot ng Elise ng chopper. Pupunta tayo sa Cebu. Bibisitahin natin sila nanay at tatay. Talaga? Si nanay magring at tatay paeng? Matamis na ngumiti si Bruce at tumango sa naging tanong niya. Teka nga, paano mo nalamang nasa Cebu sila? Pinahanap ko sila at nagkita na kami bago pa man ako
bumalik rito sa San Rafael. Pakiramdam ni Tasha ay maiiyak na naman siya. Ang lalaking mahal niya, akala niya'y nakalimutan na nito ang kinalakihang magulang. Hindi pala. Nangako ako sa kanila. Nadadalhin kita sa isla kung saan ako, nasagip ni tatay. At doon kita pakakasalan, Tasha. Namilog sa tuwa ang mga mata ni Tasha dahil sa narinig. Kasabay ng pagbagsak ng mga luha niya, ang pagdampi ng malalambot na labi ni Bruce sa labi niya. Hinalikan siya nito sa napakasarap na paraan habang unti-unting tumataas ang chopper. Iyon na yata ang pinakamasayang nangyari sa kanya sa tanang buhay niya. Nanay Magring! Malakas na tili ni Tasha nang makababa na sa chopper na naghatid sa kanila sa maliit ngunit napakagandang isla. Nakatayo malapit sa dalampasigan si Nanay Magring. Naghihintay sa pagdating nila, kaya patakbong nilapitan niya ito. Diyos ko, Tasha! Ang ganda-ganda mo na anak! Umiiyak na niyakap siya ng matanda. Sobrang miss ka na namin ang tatay paing mo! Miss na miss ko na rin ho kayo, nanay! Umiiyak din siya. Kinasasabikan niya ang tagpong iyon. Maya-maya ay lumabas na rin si Tatay Paeng sa maliit na kubo sa bandang kanan nila. Sa loob ng 8 taon ay tumanda na rin ito. Nilapitan niya rin kaagad ang matanda at niyakap. Niyaya sila ng mag-asawa na tumuloy sa maliit na kubo. Nagkamustahan sila at nagkwentuhan. Sa tingin niya ay hindi kasya ang isang araw lang sa dami ng dapat nilang ikwento sa isa't isa. Sumasayaw sa galak ang puso ni Tasha dahil kahit napakasimple ng buhay sa islang yon, ay napakasagana naman sa masasarap na seafoods. Nagpakabusog siya kinagabihan nang ipaghain sila ni Nanay Magring ng masarap na hapunan. Pero ang tuwang naramdaman ni Tasha ay bigla ring nawala nang bumalik ang chopper na naghatid sa kanila kahapon. Sakay nito ang mami at daddy niya. Papalapit pa lang ang dalawa sa kubo kung nasaan sila ni Bruce ay sobra na siyang kinabahan. Alam niyang magagalit ang daddy niya dahil ipinagkasundo na siya nito sa iba. Daddy? Mahinang usal niya nang makapasok na sa kubo ang kaniyang mga magulang. Tito, si Bruce ang nagsalita. Mahal ko po talaga si Tasha. Alam niyo na po yan, mula pa nung mga bata pa kami. Espesyal na po talaga siya sa akin. Kung mamarapatin niyo, hayaan niyo lang pong sa akin nilang ikasal si Tasha. Natahimik silang lahat sa sinabing yun ni Bruce. Pinisil-pisil nito ang palad niya habang binibigkas ang mga katagang yon. Wala naman kaming magagawa kung talagang nagmamahalan kayong dalawa. Basta ba't ipangako mo lang sa akin na hindi mo sasaktan tong anak ko at mahalin mo nang higit pa sa pagmamahal namin sa kanya. Daddy! Malakas na umiyak si Tasha at kagad na lumapit sa ama. Niyakap niya ang daddy niya ng kahigpit. Ang araw na yon ay isa yatang reunion para sa kanila. Sayang lang at wala ang kuya niya dahil sobrang busy ito sa trabaho. Ninanamnam ni Tasha ang bawat sandaling magkasama sila ni Bruce. Pambaya doon sa mga panahong magkahiwalay sila. Nagbunga ang pagmamahala nilang dalawa at hindi natuloy ang plano nilang pagpapakasal dahil nabuntis siya kaagad. Ikinasal naman sila matapos niyang maipanganak ang panganay nilang anak na si Ataliana, ang napakagandang anghel na bumuo sa kanila bilang mag-asawa at bilang isang pamilya. Isang owner ng malaking kumpanya ang asawa niyang si Bruce, pero hindi yon ipinagmayabang ni Tasha. Bagkos, ginamit niya ang apelidong De Silva para makapagpatayo pa ng mga foundation para sa mga batang naulila at para sa mga may hirap na walang tirahan. Sa tulong at suporta ni Bruce ay naitayo niya ang libreng eskwelahan para sa mga kapuspalad. Ang pagtulong, pagiging mapagmahal na asawa at pagiging mabuting ina sa anak nila ni Bruce ay ang mga tungkulin na gagampan na ni Tasha ng buong puso at hindi siya kailanman magrereklamo. Salamat sa Diyos dahil binigyan siya nito ng napakagandang kwentong pag-ibig na iingatan niya hanggang sa sila ay tumanda na. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!